Si Erica Frizzell Gonzalez Gangkeko, ipinanganak noong 21 Setyembre taong 1990 na mas kilala sa kanyang pangalang Erich Gonzalez, ay isang artistang Pilipino. Isa siyang contract artist ng Star Magic ng ABS-CBN. Sinimulan niya ang kanyang karera sa showbiz sa edad na 14 bilang isang contestant ng reality talent search na Star Circle Quest. Nakilala siya sa kanyang lead role na 14. Matapos manalo sa Star Circle Quest, pinalitan niya ang kanyang apelyido mula sa Gangkeko at naging Gonzalez, ang apelyido ng kanyang ina. Dahil sa pagsisimula ng kanyang entertainment career, natapos ni Erich ang kanyang high school years sa ABS-CBN Distance Learning Center at nag-aral sa kolehiyo sa Trinity University of Asia kung saan siya nagtapos ng mass communication. Nagsimula ang kanyang karera nang manalo siya bilang Grand Quester sa 2nd season ng reality talent search na Star Circle Quest noong 2005, at kalaunan ay naging bahagi ng home-based training and management program ng ABS-CBN, ang Star Magic pagkatapos ng kanyang panalo. Naging pamilyar ang mukha ni Erich nang lumabas siya sa maraming palabas at drama bilang suportang actress, gaya ni Verena sa hit phenomenon sa TV series na Mga Anghel na Walang Langit. Nag-star din siya sa teen-oriented show na Up or Love bilang waling-waling at bilang Ella sa drama series na Pita. She then showed her versatility in acting when she played Camille in the drama series Sana Maulit Muli opposite to Gerald Anderson with Kim Chu as the supporting cast and antagonist. Later in the end, naging mabait sa lahat ng episode. Sumikat si Gonzalez noong 2009 nang gumanap siya bilang Bida, isang teenager na ina sa TV adaptation ng 1980 film na 14, kasama si Naenchong B, EJ Falcon, at si Yan Lim. Ang serye ay naging isang nangungunang tagapag-rate at critical na pinuri, na nagdulot kay Erich sa pagiging sikat na nakakuha sa kanya ng titulong breakthrough star ng 2009 ng Sunday entertainment talk show The Buzz. In the same year, she made her film debut in her first digital movie, indie film Paano Ko Sasabihin. Kasama ang kanyang perennial partner na si Enchong D. Ang pelikula ay naging official na entry sa 2009 Cinema One Originals Film Festival at isang tatanggap ng ilang mga parangal sa festival. Noong 2010, kasunod ng tagumpay ng 14, nakuha niya ang kanyang pangalawang lead role sa TV series na Tanging Yaman kasama ang kanyang 14 co-stars na sina Enchong Lee at EJ Falcon. Ang serye ay isa sa mga handog ng ABS-CBN para sa 60th celebration ng Filipino soap operas. Habang ipinapalabas pa ang serye, nagsimula nang magtrabaho si Erich para sa kanyang 3rd serye na proyekto, Ang Magkaribal. Ang palabas ay lubos na pinarangalan at ngayon ay itinuturing na Philippines First Fashion Serie, First Fashion TV Series. Matapos ang isang kahanga-hangang back-to-back hit na serye sa TV, kumirma si Erich ng eksklusibong 2 taong kontrata sa Star Cinema, na naghanda sa kanya na patunayan ang kanyang box office draw. Later that year, nagbida ang hit love team ni na Erich at Enchong sa kanilang unang mainstream movie, ang I Do Under Star Cinema. Naging lead cast din siya ng indie film na Noy kasama si Coco Martin, na naging entry ng Pilipinas sa 83rd Academy Awards sa kategoryang Best Foreign Language Film. Sa parehong taon, nabigyan din si Erich ng pagkakataon na maging isa sa mga pangunahing host sa youth variety show Shoutout na nagtampok ng mga teen stars. Ang Filipino adaptation ng Maria La Del Barrio ang naging highlight para kay Erich noong 2011. Naging Twitter trending royalty ang serye dahil nag-trend ito sa lokal at sa buong mundo on and off sa buong pagtakbo nito. 2 beses din itong pinalawig dahil nanatiling mataas ang ratings nito. Noong Disyembre taong 2011, sa wakas ay ipinalabas sa mga sinehan ng indie film ni Erich, Pinta Asterisk kasi bilang bahagi ng 2011 Metro Manila Film Festival. Ang pelikula ay nanalo ng Best Picture sa New Wave Section at Best Actor para sa co-star na si J.M. De Guzman. Inimbitahan din ang nasabing pelikula sa Beijing at Hawaiian Film Festivals para sa strength of word of mouth buzz at hip-hop elements nito. Ngunit ang pinakamalaking balita para sa 2011 ay dumating noong Oktubre nang opisyal na ipahayag na si Erich ay pagbibidahan ng Thai heartthrob at Asian superstar Mario Maurer sa isang pelikulang pansamantalang pinamagatang Suddenly It's Magic. Noong Marso taong 2017, tinanggap si Erich bilang pinakabagong brand ambassador para sa MySlim, isang sikat na slimang drink sa Pilipinas. Sa pagtatapos ng Maria La Del Barrio na may mataas na nota noong Marso taong 2012, ipinalabas ang isa pang indie movie ni Erich.
She starred in a horror movie alongside Derek Ramsey, titled Corazon, ang unang aswang and opened to a very warm audience reception. Kumita ng 7 milyong piso sa unang araw nito, naging highest-grossing digital film ang pelikula. Dahil dito, kinoronahan ng Star Cinema si Erich ng titulong Philippine Box Office Queen para sa digital independent film. Noong Mayo taong 2012, nagsimulang magtrabaho si Erich sa kanyang pinakamalaking proyekto ng taon, ang Suddenly It's Magic, isang pelikula kasama ang aktor na Thai na si Mario Maurer sa ilalim ng Star Cinema. Sa pagtutulungan ng mga Filipino at Thai production team, aktor, at aktres, ang pelikula ang unang Filipino-Thai movie na ginawa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang opisyal na pelikula ay ipinalabas noong 31 ng Oktubre taong 2012 sa Pilipinas, 14 ng Marso taong 2013 sa Thailand, at 28 ng Marso taong 2013 sa Cambodia.